Hello mga kaibigans, mga byans, mga amigas, amigos, mga kaibigan, and of course, mga friends ko dito sa mundo ng YT. Ayan, gusto ko lang share sa inyo yung mga tips na hindi kayong ma-monetize, na or not na hindi ma-monetize yung maiwasan ang ma-demonetize. Ayan, iba kasi yung nasa isip ko. Actually, isi-share ko lang sa inyo based on my experience. Ano, hindi tuloy ako makasalita ang maayos kasi yung pasta ko natanggal. Kaya parang nahiya ako mag-open ng mouth ko. Kaya andito sa harap natanggal yung pasta ko. Anyway, so based on my experience, ganito po ang inyong gagawin. Ha? Para hindi kayo or maiwasan ang mga demonetize. Ayan, so nabublol na naman ako ulit. Kinakabahan kasi ako, parang hindi na ako sanay humarap sa camera. Ayan, anyway, so ito lang po ang gagawin natin. Una, kapag, di ba hanggang tatlo lang tayo, doon sa mga medyo wala pang mga masyadong idea, doon sa mga bagong kakabago lang na money, ito po yung gagawin niyo para maiwasan ang demonetization. Ibig sabihin nun, matatanggalan kayo ng ads or advertisement. Una, kapag na bago pa lang kayo na money at na-reach nyo na, di ba ang threshold natin ay $100. So, within 4 months yata yon. Kung ma-reach na natin yon, ay kailangan na dapat natin ayun ay makuha. No, kasi yun yata ang minimum or yung threshold na required na dapat natin kunin ang ating sweldo from Google AdSense. And ito po yung pag na money na kayo at meron na kayong $10 sa inyong AdSense, sa Google AdSense nyo. Right away, papadalhan kayo ni AdSense ng, email na ni AdSense sa inyo ang inyong mga PIN. Ayan. So, after nyan, kasulat doon na you have to wait or yes, bago mo ma-receive ay you have to wait for 2 to 4 weeks. So, therefore, that is 1 month, no? So, kapag yan ay umabot na nasa 1 month at hindi pa dumating si PIN ninyo, ay una ang gagawin nyo muna, puntahan nyo muna ang post office nyo, yung designated post office nyo sa inyong bayan o sa inyong municipal or sa inyong city o kung saan man kayo na nakatira para masiguradong nyo kung andyan na, kung dumating na nga ba o hindi. Kung just in case na wala pa sa post office at hindi talaga dumating, mag-request kayo ulit. Saan kayo magre-request? Doon din sa ibaba na kung saan nakalagay yung threshold nyo o yung revenue nyo. So, doon sa ibaba naman, may nakalagay naman doon na verifier, mga ganon, mga billing address. Sa akin kasi billing address, kaya usually billing address naman talaga. So, after noon, kung halimbawa wala nga, so yun na nga, mag-request kayo. So, that is second request na, di ba? So, after na nag-request kayo that day, right away si AdSense, magre-response sa inyo, magpapadala ulit siya magme-mail ulit siya ng PIN ninyo ulit. So, that is the second, no, second request. So, ang alam ko lang kasi up to third request lang. And after noong second request at 1 month pa ulit, 2 to 4 weeks, di ba, ang sinasabi doon usually mag-antay tayo. So, pag dumating yung 4 weeks na yun at wala pa, mag-apply ulit kayo. So, pang third request. So, mag-request ulit kayo. So, kapag dumating po yun or bago kayo mag-request halimbawa third request ninyo, i-check nyo ulit muna sa inyong mga post office bago kayo mag-request ulit. So, kunyari naka-third request na kayo, right away, ibig sa ang
third request na yon, kung hindi pa dumating ang inyong PIN talaga at talagang may problem talaga sa billing address natin, doon na kayo mag-apply ng sinasabi nilang online application o online na pag-apply o mag-fill up, may fill upan kayo doon para ma-prove na kayo ngayon, and then with your valid ID. So kailangan yung ID nyo ay mga valid ID like SSS. Akin kasi ang pinresent ko doon is SSS and passport ko. So dalawa, pinatong ko yung SSS ko doon sa passport. And then, since na nagkaiba ang address, pero the same pa rin yung town, at saka yung tawag nito, yung province, ang nagkaiba lang ay yung street. Kasi lumipat kami ng ibang street, pero the same pa rin sa Los Baños. Hihingian kayo ng mga, anong tawag nito, mga billing address like mga Meralco, yung ganon, para to prove na dyan nga kayo nakatira sa yung bago nyong tinirhan. So, ayun yung po yung ginawa namin ng anak ko. So, after that, right, ano, mga ilang ano lang, may ano na kaagad, may response na kaagad. Siguro wala pang mga 10 minutes, may response na agad si AdSense sa amin or sa akin. So, ang isa nyo pang gagawin, after noon, or before that, kailangan, kasi hindi na nga daw pwede ngayon yung Western Union, kailangan may mga bank account na kayo para naka-ready na kayo kung sakaling dumating yung pera nyo at ipapadala na sa inyo ni AdSense or ni Google AdSense ang pera ninyo, ay naka-ready na yung mga bank account nyo. Kasi ako kasi parang wala kasi akong bank account, so buti na lang yung anak ko meron. So doon ko na ipasok sa anak ko sa bank account niya. Kaya wala naman nagiging problema doon. So kailangan masettle nyo kaagad bago itong tawag nito, bago kayong mag-request ng third times para maihanda nyo yung inyong pangangailangan just in case na mag-apply kayo ng ano online application para makuha nyo yung sweldo nyo kay Google AdSense. So yun lang, hindi ko ano, isipin ko muna kung may nalimutan ako. So yun lang ang i-present ninyo at sana ay maano nyo, maiwasan nyo ang nangyari sa akin kasi ako inabot ako ng lockdown, kaya naabot ako ng 7 months dahil 'di ba lockdown noon, medyo matagal na hindi nagbukas ang office dito. So nag-expect ako na nandoon lang, na pagdating na pwede nang magbukas, nandoon lang. So nung pinuntahan ko kasi dito sa post office namin ay wala talaga. So inabot, kaya ako inabot ng 7 months. Kaya ayun, hopefully hindi mangyari sana sa inyo ito. Kaya ayun na po yung mga tips ko sa inyo. Una, ulitin ko, pag pinadala kayo, pinadala na kayo na nag-mail na si Google AdSense sa inyo ng first mail niya sa inyo ng inyong PIN after ng 1 month na yon, i-count nyo, dapat aware kayo kung ano yung date para ma-update nyo ang inyong pag-request ulit. So hanggang 3 lang, pero sa pangatlo, sa nakita namin doon sa Google AdSense na doon sa ibaba na a third week pa lang pwede ka nang mag-apply kahit hindi mo na paabuti ng 4 weeks. So third week pa lang naka-apply na ako. So supposedly dapat mag 4 weeks ako sa September 3 pa. Pero the other day, 3 weeks, the other day, nagawa na namin ang anak ko. So, hindi imabot ng 4 weeks. So, ayun po ang inyong gagawin at ang tips ko, kaunting tips na sana ay nakatulong sa inyo para maiwasan nyo ang nangyari sa akin para hindi naman kayo malungkot. O, diba? O, yan. O, sige. Thank you and hope naka-help ako sa inyo lalo na doon sa mga bagong mga na-monetize. Ayan. So, bye-bye and please don't forget to subscribe my channel, Larosy Grest, and please don't forget also to smash or to hit the bell for your notification kung nagustuhan mo ang aking video na ito. Okay, bye-bye! God bless!